yung respect, siya yung nag-create ng trust sa isang relationship. Without respect, walang relationship na magtatagal or walang relationship na maglalast. O mag-ano man kayo, magkatuluyan man kayo, ikasal man kayo, mag-iwalay pa rin kayo kasi wala yung respect. What's up, amazing morning sa inyo mga kapatid. This is me, your one and only QJ. And yung gagawin natin ngayon is pag-uusapan natin yung 15 most important things in a relationship. Siyempre, alam naman natin ngayon na yung mga mag-partner dyan is magkakalayo. So, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na mga pagpapatatag ng isang relasyon. Okay? So, simulan natin. Siyempre, unang-una dyan, be patient. Okay? Maging pasyente ka. Hindi, joke lang. Hindi. Dapat habaan mo yung pasensya mo kapag nasa isang relasyon ka. Lalo-lalo na kung lalaki ka. Kasi yung mga babae, madalas may toyo yan. Lalo na kung may period yung mga ay nakupo, mga baliw-baliw yung mga yan, kaya dapat habaan mo yung pasensya mo. Kung mahal mo yan, dapat maintindihan mo kung bakit sila ganun. Dapat maging pasensyoso ka. Pero syempre, kayo rin mga babae, dapat ganun din kayo. Maging mapagpasensya rin kayo sa mga lalaki, dahil hindi lang naman kayo yung may karapatang kuyuin sa isang relasyon. Okay? Next, yung pangalawa is yung communication. Syempre, napaka-importante ng communication sa isang relasyon. Okay? Kasi baliwala yung isang relasyon kung wala kayong communication sa isa't isa, diba? So dapat walang araw na hindi nyo kumusta. Kung hindi man kayo magkasama sa araw na to, dapat kinukumusta nyo pa rin. Sinachat, tinetext, kinatawagan, binivideo call yung partner nyo. So, dapat yung communication nandun kasi isa yon sa pinaka-importante sa isang relasyon. Kasi kung wala kayong communication, kung lack ng communication yung relationship nyo, wala. Hindi yun magtatagal or hindi yun maglalast. So, number 3 is be faithful or loyal. Okay? Napaka-importante sa isang relasyon na tapat tayo sa ating karelasyon. Okay? Kung ano man mga nagawa natin kasalanan or ano ba, pagkakamali, sabihin natin sa karelasyon natin. Kasi kung tumahal tayo nyan, maintindihan tayo nyan. Okay? At papatawarin tayo nyan. Huwag lang nating paulit-ulit ng paulit-ulit gawin yung mga nagawa natin kasalanan. Kasi iba na yan. Okay? Hindi na pagiging faithful yun. Okay? So, number 4. Siyempre, napaka-important. Para sa akin, ito yung pinaka-importante sa isang relasyon. Yung respect. Bakit? Yung respect, siya yung nag-create ng trust sa isang relationship. Without respect, walang relationship na magtatagal. Or walang relationship na maglalast. So, mag-ano man kayo, magkatuluyan man kayo, ikasal man kayo, mag-iwalay pa rin kayo kasi wala yung respect doon. Okay? Meron kasi mga relasyon na nakikita ko na, alam mo yun, kung magmurahan sila, kung magsakitan sila physically, ganun-ganun na lang. So, wala yung respect doon. Wala. Hindi ko makita kung paano sila magtatagal or ano na lang sila pagdating ng araw kung sila'y magkakatuluyan. Baka magliliparan na yung mga plato o kaldero sa bahay nila, di ba? So, napaka-importante ng respect kasi yun talaga yung nag-create ng trust sa isang relationship. Okay? And number 5, syempre, be grateful. Okay? Be grateful, maging thankful ka, maging grateful ka sa mga bagay na meron kayo sa isang relasyon. Okay? I-appreciate mo yung small things na ginagawa sa'yo para lang na... I-appreciate mo yung small things na ginagawa ng partner mo para sa'yo. Huwag mong i-take for granted yung mga maliit na bagay ang ginagawa ng partner mo para sa'yo. Kasi, malay mo, maliit lang yun para sa paningin para sa kanya. Napaka-importante na yun. Kasi yun lang yung kaya niyang gawin. Okay? Kaya mag-expect ng malaki sa karelasyon natin. Kung ano man ang kaya niyang ibigay sa atin, maging grateful tayo. Huwag natin i-take for granted. Okay? Magpasalamat tayo, appreciate natin. Pakita natin sa kanya na tinitreasure natin yung mga maliliit na bagay na nagagawa nila para sa atin. Okay?
And number 6, syempre, support each other. Syempre, napaka-importante sa isang relasyon yung sinusuportahan nyo talaga isa't isa. Kung ano man yung mga gustong gawin ng partner mo, suportahan mo. Okay? Kasi, walang kwenta kung hindi nyo sinusuportahan yung isa't isa. Para saan pa't nagpumasok kayo sa isang relasyon kung wala naman kayong balak, suportahan yung bawat isa. Okay? So, napaka-importante ng support sa isang relationship. Okay? Number 7, stay positive. Sa panahon ngayon, napakadaming toxic sa paligid, napakadaming negativity. But, ang importante sa lahat, maging optimistic tayo. It doesn't matter kung ano man yung mga nangyayari sa atin or kung ano man nangyayari, as long as magkasama kayo. Pwede nyong gawing joke or pwede nyong tawanan yung mga failures nyo. Mga pagkakamali nyo yung mga nakaraang yung mga past relationship nyo. Pwede nyong tawanan pareho, pwede nyong gawing joke nang sabay. But after that, move on. Okay? Kasi pag hindi kayo naka-move on sa mga nangyari sa inyo, sa past nyo, hindi kayo maging masaya sa future relationship nyo. So dapat kung ano man yung mga nangyari sa inyo, kung ano man yung mga negative na nangyari sa inyo sa past relationship nyo, huwag nyong dalhin sa present relationship nyo. Okay? Pwede nyong sabihin sa partner nyo yung mga nangyari sa inyo, kung ano man yung mga pinagdaanan nyo. And after that, move on. Okay? Huwag nyo nang i-brought up sa, kunyari, nag-away kayo. Huwag nyo nang hungkatin yung mga bagay na yun. Okay? Kasi hindi yung makakatulong. Mas lalo kayong masisira. So, after nyo sabihin sa isa't isa yung mga napagdaanan nyo sa mga past relationship nyo, move on. Okay? Tanggapin nyo yung isa't isa kung ano man kayo kasi nandyan na kayo, napasok nyo yung relasyon na yan. So, tanggapin nyo kung ano yung isa't isa. Okay? Number 8. Try not to be jealous. Okay? Try natin na huwag tayong magselos. Pero sa isang relasyon, normal lang naman na magselos. Nandun yung selos. Normal yun, nasa isang relasyon kayo. Pero hanggat yung ibig ko sabihin, hanggat maaari, huwag tayong magselos. Kasi kapag kaselos tayo ng selos, pinapakita lang natin yung insecurities natin. Ina-admit lang natin yung insecurities natin. Okay? Pinapakita lang natin na takot tayong maiwan. Takot tayong ma-abandon. Okay? And, di mo namamalayan na sa kakaselos mo, tinutulak mo na pala palayo yung partner mo pa sa'yo. Okay, ikaw na pala yung nagtutulak sa partner mo papalayo sa'yo. And sa kakaselos mo, hindi mo namamalayan na nasasaktan mo na pala yung partner mo kasi wala namang katuturan yung pagselos mo. Okay? So, hanggat maaari, huwag nating pairalin yung selos sa sarili natin. Okay? And number 9, create memories together. So, napaka-importante yung sa isang relationship na gumagawa kayo ng mga memories na unique. Alam niyo yun, yung travel kayo lang dalawa, pupuntahan yung mga lugar na mga gusto nyo, kakain kayo sa kung saan saan restaurant na gusto nyo kainan, or sa mga rides, or ano pa bang mga memories na gusto nyo magawin sa buha, sa relationship nyo. Basta yung something na bagay na aalalahanin nyo sa tuwing nandun kayo sa point na crucial na, yung mag-aaway kayo, yung isipin nyo na iiwan nyo na isa't isa, mag-iwalay na lang kaya kayo, hindi aabot sa ganun yung relationship nyo. Kasi kapag nag-aaway kayo, yung malalang away talaga, may isip nyo yung mga memories na nagawa nyo. So, kapag pinairal nyo yung mga pride nyo sa sarili nyo, so, may isip nyo na baliwala lang yung mga sayang yung mga members na nagawa niyo. So speaking of pride, dapat sa isang relasyon hindi niyo pinapairal yan kasi yung pride anay sa relasyon yan eh. Yung nagpapataasan kayo ng ng ego. Alam mo yun? Sobrang para sa akin anay sa relasyon yan. Yung pride yung main, yung pinaka unang sumisira sa isang relasyon. So dapat tanggalin niyo yan sa relasyon nyo, yung pride. Okay, hindi makakatulong yung pride na yan. Walang kwenta yan. And dapat gawin yung parang fairy tale yung love story nyo, yung relationship nyo. Alam mo yun? Bilang lalaki, gumawa ka ng mga, alam mo yun, different surprises para sa mahal mo. Okay, para sa babaeng minamahal mo. Lagi mo siyang isorpresa, lagi kang gumawa ng mga bagay na ikakatuwa niya, okay? Na ikakasaya ng puso niya, yung hindi niya makakalimutan. Alam mo yun, yung ma-feel niya na para siyang prinsesa, para siyang queen, alam mo yun,
yun yung mga bagay na isa sa mga nakapagpatibay sa relasyon. Pero hindi naman required na yung lalaki lang gumawa ng ganun. Yung babae, pwede din na lang gawin yun, okay? Tao rin naman kami, mga lalaki, may puso rin kami. Gusto rin namin maranasan na kami lang yung prinsipe nyo, okay? Kami lang yung pinaka-importante sa buhay nyo, bukod sa family nyo, okay? Number 11, syempre, spend time with your loved one, okay? Ayun nga, kagaya ng communication, isa na yun sa pag-spend ng time sa mahal nyo sa buhay. So, dapat, isang relasyon, hindi kayo nawala ng oras pa sa isa't isa. Kung hindi man kayo magkasama, lagi niyong alalahanin na dapat niyo silang tawagan, kumusta yung kung kumain na ba sila, or hindi man lang matapos yung isang araw na hindi kayo nakapagkwentuhan kung ano yung mga nangyari sa inyo sa araw na yun, okay? So, napaka-importante na maglaan kayo ng oras, certain time para sa mahal niyo, okay? And number 12, syempre, dream together. Nung wala pa kayo, nung hindi pa kayo nasa isang relasyon, may kanya-kanya kayong pangarap, di ba? So, once na nasa relasyon na kayo, nasa loob na kayo ng isang relasyon, sabihin nyo yung kung ano man yung pangarap, sabihin nyo sa isa't isa yung mga pangarap na meron kayo. And, sabay nyo abutin yung mga pangarap na yan, okay? Pagtulungan nyo, supportahan nyo isa't isa para maabot nyo yung mga pangarap na yan. Mangarap kayo ng sabay. Pagsamahin nyo yung mga pangarap nyo. Kasi, once na pumasok kayo sa isang relasyon, dapat huwag nyong isipin na maghihiwalay kayo. Okay? Dapat, kapag ka pumasok kayo sa isang relasyon, isipin nyo or i-claim nyo, sarili nyo, na siya na yung makakatuluyan nyo. Kasi may mga, mga tulong din siya na pumapasok sa isang relasyon para, alam mo yun, wala lang silang magawa. Alam mo yun, pastime, ganun. So, huwag nyong gagawin yung pastime yung puso ng ibang tao. Okay? Kung gusto nyo na may paglilibagan, mag-hiking kayo. Okay? Makat kayo ng mga bundok or pumunta kayo saan lugar, maglaro kayong basketball, badminton, or kung ano pa man. Ayun yung mga pastime na dapat ginagawa. Pero hindi mo dapat pinaglalaroan yung puso ng isang tao. Okay? Maling-mali yun. So, kung hindi ka pa handa pumasok sa isang relation, wag ka pumasok. Kung pilitin para lang may mapaglibangan ka. So, maling-mali yun. Kung gusto mo may paglilibangan, umanap ka ng mga bagay na makapaglilibang sa'yo. Wag lang yung puso ng isang tao. Okay? And number 13, be transparent. So, sobrang importante na ito. Maging transparent ka sa isang relasyon. So, transparency para sa akin, sobrang importante niya kasi ito yung nagpapakita na wala kang tinatago sa kanya. So, transparency, bakit? Kasi, yun nga, tuloy sabi ko, ulit-ulit ako, ito yung nagpapakita na wala kang tinatago sa kanya. So, kapag ka pumasok kayo sa isang relasyon, dapat handa kang sabihin lahat kung ano yung meron ka. Okay, sabihin lahat sa kanya kung ano ka. Para, kasi kung itong gusto ka niyan, matatanggap ka niya. Dapat wala kang tinatago sa kanya. Okay, whatever is na meron ka sa past, sabihin mo kung sino ka, kung ano ka, sabihin mo, maging transparent ka. Kung yung mga social account mo, mga Facebook, Messenger, or ano pa mga accounts yan, bigay mo sa kanya. Pakita mo sa kanya, transparent ka sa kanya, okay? Kasi, kung natatakot kang ibigay sa kanya yung mga social media accounts mo, ibig sabihin lang yun, hindi ka handa para pumasok sa isang relasyon. Ibig sabihin nun, gusto mo bang maghanap ng iba, di ba? Para saan ba yung social media, di ba? So, ayun, kung siya na talaga yung gusto mo, maging transparent ka sa kanya, okay? Kung sa pumasok ka sa isang relasyon, dapat maging transparent ka. Dapat alam nyo yung social media accounts nyo pareho, yung password, okay? And para makita nyo kung totoo ba, kung loyal ba talaga kayo sa isa't isa, okay? And then, syempre, number 14, be yourself and be honest. Sa isang relasyon, hindi natin maiwasang magagawa ng kasalanan. Okay, wala namang perfect relationship. So, lahat tayo sa isang relasyon nagkakasala. Tao lang tayo. Normal sa atin yung magkasala. Pero kung kahit ano man yung mga kasalanan natin nagawa sa kapartner natin, maging totoo tayo, maging honest tayo. Gagayin nyo sa connected to kanina sa transparency. Okay, maging transparent tayo. Sabihin natin sa kanila yung totoo.
Huwag nating hayaan na sila pa mismo yung makaalam galing sa iba or sila mismo makaalam sa sarili nila kung ano yung mga kasalanan na gawa mo. Okay, mas masakit para sa ka-partner natin yon. Okay, mas masakit yung ganong bagay. Instead, naitago natin yung mga bagay na nagawa nating pagkakamali, sabihin natin sa kanila yung totoo. Okay, huwag tayong magtatago. Huwag tayong mag-hide ng mga kasalanan natin sa partner natin. Okay, ba't ko sinasabi to? Kasi been there than that. Okay, sabihin na lang natin na gano'n. Okay, and syempre pinaka-importante sa lahat, pray for each other. Okay, napaka-importante nun. Dapat sa isang relasyon si Lord yung center nyo. Okay, pag-pray nyo yung isa't isa, pag-pray nyo yung mga pangarap nyo, pag-pray nyo yung relationship nyo, and gawin yung center si Lord sa relationship nyo. Ayun yung pinaka susi sa lahat ng relasyon. Okay, kung gusto nyo magtagal, kung gusto nyo umabot hanggang sa kasalan, hanggang sa pagtanda nyo na magkasama kayo, gawin yung center si Lord sa relationship nyo. Kasi kapag ka si Lord yung center ng relationship nyo, walang anumang problema, walang anumang selos, walang anumang third party ang titibag sa inyo. Okay? Kapag ginawa nyo si Lord yung center ng relationship nyo, lahat ng problemang dadaan lang yan. Okay? Hindi kayo mag-stay doon, dadaan lang yan. Malalagpasan nyo lahat kasi si Lord nga yung center ng relationship nyo. So, sobrang importante na si Lord yung center ng relationship natin. Sobrang importante, pinag-pray, dinadaan natin sa Lord, kinoconsult natin sa Lord yung relationship natin o yung relationship na meron tayo. So, ayun, dito nagtatapos yung kwentuhan natin, and feeling ko may mali. Feeling ko nonsense yung mga pinagsasabi ko dito. Kasi parang may problema eh. Ano yung problema, Kuya G? Yung problema, wala ka namang jowa, kaya nonsense yung mga sinasabi ko. Diba? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you